What's up, what's up? Mga pup. Magandang araw. Meron po tayong bubuuin na PC dito. Ito siya. Okay. So, kompleto na po yung nasa listahan. And, nung nakaraang pambuan, dumadami yung mga gusto magpabuo ng mga computers. And dahil nga dito sa pandemya na to, dahil dun sa online classes na gustong ipatupad ng DepEd. So, karamihan po dito sa amin or kahit sa iba't ibang lugar, nagpipilit silang kumukuha sila ng mga cellphone, laptops, desktops. Yun, marami pong bumibili and nagkakaubusan nga. Yung iba nga, sinasamantala pa yung mga presyo. Okay, tinataas nila. Yung dating ganito yung presyo, iba na ngayon kasi yung laki ng demand. Ngayon, pag-uusapan natin, may mga pagkakataon na bago tayo kumuha ng computer o kaya yung, kasi computer yung pag-uusapan natin, iniisip natin anong computer yung babagay sa akin. Parang ganun, halimbawa ako kukuha computer, anong klaseng PC ang pwede sa akin. So tinatanong po natin yung mga customers natin kung ano po yung gagawin nila, kung ano yung mga applications na kung anong application ang papaganahin ko sa computer o desktop or laptop na bibilin ko. So depende po yan. So kung ikaw ay usually syempre mga estudyante ngayon and teachers, depende po. Katulad nito, ang nagpabuo po nito is estudyante. So may gusto silang gawin like games, yung online class nila pwede nilang gawin dito. So ito po yung kinuha natin and ipapakita ko sa inyo yun, yung tinatawag na desktop PC na pwedeng pang games at the same time pwede nyong gamitin sa online classes. Kung paano yung setup nito and kung paano namin sinabing parang pwede sa games, pwede sa ganito, pwede sa upgrade. Kasi nga may mga diskarte po para dun sa mga bagay na. And kung dun nga lang kayo sa straight lang kayo na browsing, hindi nyo kailangan, hindi kayo gamer. So mas murang PC po ang kailangan nyo. Okay? Kasi itong mga PC na to medyo umaangat po yung presyo niya from 20,000 pataas po. Okay? And depende po sa budget ninyo yan. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga items na kinuha natin. So una natin is yung casing. Okay, yung CPU case. Okay. So ang binili natin is itong Agile Turdus. Bakit? Kasi nga po nakaumang ito para sa gaming. Ibig sabihin, yung casing na kailangan natin is yung makakatugon dun sa pangailangan nila sa gaming. And itong casing na to ay talagang built for gaming. Ayan, nakasulat po, gaming series. Okay. And, so isa sa pinaka-importante, kung nagbubuo kayo ng mid-gaming set or gaming, pang-gaming talaga na PC, at the same time, magagamit nyo rin sa pang-online, kasi iba, dual purpose, ay yung casing talaga. So, i-unbox natin at ipapaliwanag ko kung bakit. So, bubuksan natin to. Unbox muna natin yung casing. Okay. Kita mo na? Hmm. Lagyan natin dito. Wow! Ha? Glass? Oh, glass. Ayan po, ano? Kung mapapansin ninyo, okay, glass po yung panel niya. Itong side panel. Kita nyo. And, makikita nyo dito is mayroon siyang logo ng Agile. Which is yung brand niya yan. So, sa kabila, okay, solid metal ito. Sa kabila. And, maganda po itong casing. Magandang klase ho ng casing ito. No? Sa upper part niya, meron tayong tingin ko ito yung lalagyan ng mga fan and meron siyang magnetic siya para yung masala yung dust na pumapasok.
So bakit kailangan na ganito yung casing? Bakit hindi na lang yung ordinaryo? Medyo mahal po kasi ito, mga paps. So this is around 2,500 up. Itong casing lang na to. So wala pa siyang kasamang power supply. Okay. So bakit kailangan ganitong klaseng casing ang kailangan nyo? Kasi itong casing po is ito yung sabi nga natin is bahay ng mga components ng computer na bubuhin natin. Ito yung bihirang palitan. Okay. So hindi basta-basta pinapalitan ito, mga boss. Kumbaga sa mga components, ito yung isa sa pinakamahalaga, dapat long lasting, matatag, matibay, and makakatugon dun sa pangangailangan sa gaming. And dapat maganda rin kasi yung iba, may time na pagkabili nila ng computer, may time na mumurahin yung nabili nila, tapos hindi sila masaya. Bibili sila, maghahanap sila ngayon ng mas magandang casing para dun sa mga components nila. So, ito, pagkatapos mo mabili yung casing, so yun na. Papalitan mo na lang yung mga nasa loob. Upgrade na lang yung nasa loob. Kasi yung casing mo, maganda na. Although hindi ito yung pinakamagandang casing, marami pang mas magagandang mga computer casing dyan. Ibig sabihin, ito yung isa sa pinaka pwedeng entry level. Sabi nga, at least entry level siya na computer casing. Kasi yung mga ordinary computer casing is around 800 to 1,000. May power supply ng kasama. So ito wala pa pong power supply na kasama. Okay, pag binuksan natin yung loob, pakita ko sa inyo yung loob. Tanggalin natin itong mga tornilyo. So ang mga nasa loob po niya, itong mga connectors, itong mga tornilyo. Kung makikita nyo, may mga tornilyo po siya para dito sa pagkakabit natin ng mga components. And yung kable papunta dito sa USB ports, power on, then LED on, meron din siyang switch ng LED. Okay. Dito nakalagay yung power supply sa parteng ibaba. Okay. Isinasalang po natin dito sa parteng ibaba yung power supply. And dito po yung ibang hard disk. Pwede nating ilagay dyan. Okay. So, yan po yung loob. Oh. Ganyan kasimple. Kaya nga sabi ko, hindi po ito yung sobrang mahal na klase ng casing. Sakto lang po ito. Pwedeng-pwede ito sa gaming. Kasi sinadya nila yung mga location ng fan. Bali, 8 fan nga daw ang kasya. So, tabi muna natin to. So ito po, yung mga kasunod nating ipapakita, gaya nitong motherboard and processor, yan po yung kasunod na importante na kailangan nyong isalang-alang and ipagtanong. Depende rin po sa pangangailangan nung gagamit, okay? Although itong Athlon processor na to hindi ganun kasing lakas ng mga mas matataas na processor sa kanya, pero itong Athlon processor na po na ito ay pwede nang pang games kasi meron na siyang Radeon Vega graphics, which is good po yan sa mga yung mga games like Ross. Pwede po ito sa Rules of Survival, okay, and League of Legends, okay, and yung mga hindi pwede dito yung mga mas matataas na ano. So pwede po ito dun sa mga karaniwang nilalaro na games. Dota, pwede. Okay. Bali, ito po is 2 cores, 4 thread process. Clocking siya at 3.2 GHz. Kung may kukumpara natin ito, halos kapareho ito ng i3 pag sa Intel. Pagkakaiba nila sa i3, niya sa i3 ay yung ito nga, yung meron siyang pang-gaming na embedded graphics. Okay. Then kasunod po itong motherboard. Okay? Ang motherboard na to, kung makikita niyo, this is Asus. Asus Prime A320MK. So, pwede dito itong Athlon. And ito po may kakayahan siyang mag-handle or papasok sa kanya o compatible ang hanggang Ryzen 7. Okay? So, meron po siyang capability na ganun.
So mataas po yung pwedeng gawing upgrades na dito. Halimbawa, gusto niyang mag-upgrade na, pwede niyang tanggalin itong processor na Athlon and bumili siya ng Ryzen processor na compatible dito. Okay, kasi yung Ryzen isa po sa pinakamagandang pang-games din. Pwede na siyang bumili ng video card na mas maganda. Makikita po natin dito yung processor. Nakalagay po. AMD Athlon 200GE. Okay. Ang laman po nito is ayan. Dandahan. Ayan, kita nyo. Is hindi po ito yung mga Athlon na unang edition. Ito po yung isa sa pinaka latest nila. Isa sa mga itinuturing nila na malalakas din na processor para sa games. Kasi nga, meron siyang Radeon Vega graphics. May capability siya sa 4K display. Okay? So, medyo malakas din na klase ng processor po ito. And itong motherboard. Okay? Ayan. Tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Hindi siya masasabing high-end, pero capable po ito para sa mga games. Kailangan mo lang na lagyan siya ng magandang klase ng processor. And lagyan mo ng magandang video card. Ayan mga pops, napakaganda niya. Okay, kita niya po. So, ang laman niya is meron siyang SATA cable na kasama. Ito, 2 pieces na SATA cable po yung kasama niya. And tingnan natin. Meron din siyang backplate para sa motherboard. Ayan, pag na, yung ilalagay po natin sa likod ng casing. May CD rin silang ilalagay for driver installation. Ayan. So ito po yung mga components na dapat ninyong i-check mabuti bago kayo magsimula. Kung anong pangangailangan ninyo, kung hardcore gamer kayo, malamang hindi basta-basta pwede sa inyo itong processor na to. Okay? Pumili kayo ng Ryzen, although mas mahal po yun, ang malaki ang kamahalan kumpara dito sa Athlon 200GE. Okay, so kasunod natin ipapakita mga pops itong RAM and storage. Okay, so ang pinili natin is yung HyperX kasi magandang klase po ito. So tanggalin natin siya. Ang tawag po dito nila is Fury. Okay, HyperX. So ito po yung mga makikita natin sa loob. Suitable na po ito for gaming. So pwede naman siyang magdagdag na lang, which is kailangan po sa tuwing kailangan mo na mas matataas na ano. Pero sa akin okay na to. Okay, meron siyang sticker and hindi ko lang, warranty card, warranty and installation guide. So ayan po, DDR4 po ito. Okay, which is sufficient na and mabilis po ngayon ang mga DDR4 memory para sa mga system na to. Talagang para sa kanya, para sa system na to. Compatible talaga siya. And next po natin is itong solid state drive. So, ito pong solid state drive natin is 240 GB. And kung mapapansin nyo, bakit ito ilalagay natin instead of ordinary hard disk? Kasi napakabilis po nito. Okay. Mabilis po. Sabi nga nila is 10 times faster. Basa niyo po ba? Okay. 10 times faster plus rapide. Magyere velocity. Magyere velocity. 10 times faster than a standard 7200 RPM HDD. So, yun po yung capability nito. Napakabilis po. Dahil nga, yung mga SSD po is solid state drive. Wala pong umiikot na CD dyan or disk. Walang umiikot na disk sa loob. Kaya napakabilis po, parang memory lang ng cellphone. Okay. So this is a good quality na SSD. Okay. Dito po natin ilalagay yung operating system natin para mas mabilis po siya. And pwede tayong maglagay ng isa pang at least 1 TB, kahit HDD na po na 1 TB para dun sa mga mas malalaking file like games. So ito po, dito lang umiikot yung sistema ninyo sa operating system and yung mga dinadownload ninyo na mga files para mabilis po yung process. Okay, so yun po, yung HDD na iadadagdag nyo dito
Kung magdadagdag kayo ng HDD na 1 terabyte, pwede po ninyong ipa kahit normal HDD, idagdag nyo lang at maipapatong nyo na ito dito sa parang pag isa lang yung ano, siya lang yung main drive para sa OS, and yung HDD na kasunod ninyong i-upgrade, at least 1 terabyte, pwede po yun isama dito sa sistema. Then next po natin ay power supply. Okay, so bali itong power supply na ilalagay po natin ay bali sa akin po ito. Okay, bali hindi ko po ito brand new, kaya kung mapansin nyo hindi siya ganun kalinis, may mga konting alikabok sa loob. Okay, basta true rated, kasi may time po na yung mga nabibili natin na power supply ay overrated. So pag minsan nakita nyo 700 watts pero ang totoo po 250 watts lang pala or 300. So may time na hindi siya makakatugon doon sa pangangailangan ng computer. So ito pong power supply na to ay sakto para dito sa sistema, and ilalagay din natin. Okay, then next po itong keyboard mouse, kasama rin po sa sistema natin. This is Rapu X120 Pro. Ito po sturdy na para, and the standard keyboard mouse po ito na quality. Okay, okay, so ito yung keyboard mouse, ito yung keyboard and mouse. Sakto-sakto lang po yan, standard, parang A4 tech din, pero Rapo po. Ito po Rapo ang tatak. Yan po, quality po siya, hindi siya basta-basta lang na brand. Okay, and yung speaker po, baka naghanap ko yung speaker. So wala akong binili speaker kasi meron na sila doon, and pwedeng yun ang gamitin nila. Okay, so next po natin ay ang monitor, hand key. Ito po yung monitor na kinuha ko para good quality rin po ito. So ilagay muna natin dito. So dito po, ito po yung monitor natin. Ang kasama po sa box ay power supply. Okay, monitor power supply. Ayan, kasama rin po niya yung VGA cable sa box. Ikakabit muna natin to para makita natin yung appearance. So dito siya. Okay, kita nyo. So isasalpak natin siya, ayan. Naikabit na natin, then ikiklip natin siya. Ayan, kita nyo, nagclip na siya. So is parang slide mo lang siya pababa, and ayan na. So ang connector niya is may HDMI din siya. Ayan, pakita ko. Makikita nyo po is may ang power button niya ay nasa likod. Power and setup menu. Okay, may auto, tingin ko auto ito eh, auto setup. So ito yung directions, may HDMI din siya and VGA port, then yung power supply cable. Ito po siya, 21 inches lang po ito, and sakto-sakto lang po yan para sa gaming. Okay, and pwede nyo rin siyang i-tilt, natitilt po siya. So medyo ingat lang po kasi baka mabasag. So i-try natin i-testing ito, yung monitor, kung magdi-display siya. So isaksak natin sa dito. Ayan. Then papower on na natin. Ayan. Okay. Okay. Okay, makikita nyo no signal, ibig sabihin ready na siya para sa gagawin nating installation. Can I help? Okay, so ngayon po na nandito na at na-unbox na natin yung mga kailangan natin, ay pwede na po nating i-assemble yung mga components. Ang karaniwang procedure po natin, bago natin ikabit yung mga components, kailangan nating i-assemble itong processor, motherboard, then yung hard disk and ang memory o RAM,
para ma-install na natin ang operating system bago natin isalpak dito sa casing. Okay? Bago natin ilagay sa casing, kailangan ma-install na natin ang OS at makita natin kung okay po ang lahat sa kanya. Kailangan walang error, walang wala tayong makitang problema bago natin install dito. Okay? Papakita namin sa inyo kung paano. Okay? And mga paps, kung kailangan nyo po yung mga components na yan at magbubuo po kayo ng mga PC, ay manong ipahanap nyo po ang taong ito. Siya po yung makakatulong sa inyo. Kung kakilala nyo, taga dito sa Pangasinan, yan, ipahanap nyo mga paps. Mabait po yan mga paps, paminsan-minsan lang may nagiging salbahe. Pag kailangan nyo po yung mga PC, ay hanapin nyo lang po yung taong ito at tutulungan niya kayo na alalayan para makabili kayo ng gusto ninyong PC. Okay? And syempre, ang inyong lingkod, pwede rin po ninyong sangguniin para sa mga ganitong PC setup. Okay? Salamat po. Okay, so ngayon na-set up na natin itong mga gagamitin natin. Gaya nitong motherboard, processor, RAM, then storage, itong SSD natin, and power supply, keyboard, mouse. Okay, so ready na po ito sa first launch. So itatry na natin siya isaksak sa power supply, then i-on na natin itong monitor. Then ipapower up na natin. Power on natin itong monitor. So na ba yung okay. After natin ma-power on yung monitor, ipower on na natin itong power supply nito. Medyo maganda tong board na to. Okay, kita niya yung LED light niya dito sa tabi. So parang isa sa mga feature niya. Nakakatulong po yan, mga LED light na yan, kapag madilim yung nasa loob na siya ng casing, nakakatulong po yan para magbigay liwanag bukod dun sa LED. Okay, and design na rin. So, ready na po ako para i-power on ito, and ito na po yung ating first launch. I-try natin, then, ayan, kita nyo umikot na po yung fan, and hihintayin po natin dito. Okay, ayan na po.
So nag-display na po yung logo ng Asus and makikita natin yung BIOS boot. Okay. So makikita natin is kung mababasa nyo, try not. So nakalagay yung CPU install, please enter setup to configure your system. So ipipress natin yung F1. So ito po yung GUI o display ng BIOS niya. So medyo ito, pakita ko sa inyo. So ganito po yung itsura ng BIOS. Okay. BIOS pa lang po 'yan. So magandang quality po yung motherboard na nakuha natin. Kaya BIOS pa lang, bonggacious na. Okay. And kung mapapansin niyo dito after natin siya ma-power on, meron pong breathing. Parang breathing yung LED niya, breathing is it. Ano tawag niyan, be? Breathing effect. May breathing effect, breathing. Breathing. Breathing effect, yung parang nag yan oh. Parang humihinga siya. May tawag yun eh, pulsing, parang nagpa-pulse. So yun, maganda yung motherboard talaga. And ito yung kanyang GUI, BIOS GUI. So kita nyo, maganda yung BIOS utility niya. BIOS utility. Okay. So may mga kailangan lang ako i-check dito sa loob. Then after ko ma-check kung okay na yung lahat, kung anong kung yung mga settings na kailangan ko nakaset na. Meron ako dito ng USB boot para sa Windows 10. So yun po yung kailangan natin, i-install na natin 'to ng Windows. So ipapakita ko lang sa inyo yung part kung saan ininstall lang ko siya, then pagkatapos kong ma-install yung Windows, ipapasok ko na siya dito sa CPU and makikita nyo na po yung buong unit after nung mabubuo na natin siya. Okay. So lalagyan ko muna siya ng installer. Okay. Okay. So pagkatapos po natin i-set, tingnan na natin yung mga settings niya kung appropriate dun sa kailangan nating setting, then after na-restart siya, magbo-boot na po yung installer ng Windows 10 natin. Okay. Then kailangan ko muna i-set up yung hard disk niya para dun sa system na gagamitin kung kailangan lagyan ng partition. So after natin yung set yung installation ng Windows, iiwan natin siya dyan and hahayaan natin siya hanggang sa matapos. Then saka ulit natin i-check. So kailangan natin makompleto ito. Itong mga step, itong mga process na to para matapos siya. Siguro mga ilang minuto rin ang gugugulin niya bago siya matapos. So wait lang natin. Mga Pops, tapos na po ito. And nag-reboot na siya. And dito na po yung moment na makikita natin yung Windows. Okay, Windows 10 po yung nilagay natin. And ito na po yung unang pagkakataon na makikita natin. Okay. So pumapasok na po siya. And abangan natin. So far itong system natin ay wala tayong nakitang error, no? So dire-diretso yung installation niya. And okay, smooth na smooth yung pag-install niya ng Windows, ng operating system natin, which is yung Windows 10 niya. Inabot siya ng around 20 minutes or 15 to 20 minutes lang. So ito na po siya, no? Naka-install na po yung Windows. And after natin na makita kung okay na talaga siya, and che-check pa natin yung ibang parts and yung mga application na pwede natin install. And pwede na natin siyang install dun sa casing. So after natin na na-verify lahat ng application and okay na yung unit, pwede na natin siya ilagay dito sa
casing na ating paglalagyan sa kanya. Okay. Thank you.
backups. Natapos na po natin buuin yung PC and na-install na natin yung mga dapat natin i-install. And the installation worked well. And so, ready na po siya, ipapower on na natin siya. So, nakaw na itong monitor. Testingin natin siya. Doon natin yung monitor. Okay. Then, i-on na natin itong CPU. So, ipapower on natin mga kapos. Kita niyo po yung RGB LED. Napakaganda. Sa mga feature nitong Kurdos casing, isa sa mga magagandang gaming casing na, sabihin na natin, budget gaming casing po ito. Hindi sobrang mahal, hindi rin naman hindi siya sobrang mahal, pero okay na okay siya. Isa sa mga feature nito ay itong RGB LED. So, meron, ang pagkakalam ko, meron siyang switch dito. And nababago-bago natin yung, anong tawag doon ba? Yung lighting sequence. Yung lighting sequence, nababago-bago natin sa button na nandito sa taas. Katabi lang siya ng power key. Ito siya mga kapos. Ito siya. Katabi lang siya ng power key. Okay. So, depende sa gusto nyo. Siyempre, yung iba natutuwa sa ganyan kasi pinaglalaroan nila yung mga hiyo. Para na, it's Christmas. Ipapakita ko sa inyo yung loob niya. Although, wala pa tayong RGB fans, pero siguro to follow na lang yan. So, ipapakita ko naman sa inyo yung loob niya. Mas maganda sana kung nakabalot yung mga wire niya ng kulay black din na net. Kasi mas malinis siyang tingnan pag naka-net yung mga wires. So, ibig sabihin, nag-blend siya dun sa kulay black na casing natin. So, sana parang ganun para hindi natin nakikita yung mga wires. No? Pero okay lang yan. May mga kasunod pa naman na pwede nilang i-upgrade yan. Okay. So, ayan mga paps. Okay na po ito. Install na lang natin ang mga application. And ready na po ito. Naka Windows 10 siya. Okay mga paps, maraming salamat po sa panonood and sana po may konti tayong natutunan dito. And sa mga naibahagi namin sa inyo, sana po ay may napulo tayo na konting kaalaman. And kung may mga katanungan po kayo, may mga gusto kayong malaman, huwag niyong kalimutan mag-comment sa ibaba. And patuloy niyo pong suportahan ang aming channel. And salamat po. Ingat po kayo and God bless.